sampa na ninyo sa plenaryo. Pagbotohanan natin, anyway, narinig na natin lahat ng argumento. Hanapin pa ninyo yung pagkukulang ni Cory, pagkukulang ni... Eh, makakapagbigay po ng malinaw na sagot yan, eh, ang Pangulong Cory. Eh, wala na po yung taong nagkamali. Eh, sino po ang ating pag-uusahan yung tumanggap ng beneficyo? Naharap po tayo sa isang issue kung saan yung 50-year limit ay binibigyan po natin ng kaukulang pansin. Mapapansin po ninyo kung babasahin po natin yung provision kanina, ito po yung not more than 50 years, not longer period of 50 years. Maniniwala po ba kayo kung sasabihin ko sa inyo na wala namang binabanggit doon na talagang renewal? Wala pong salitang renewal, hindi po ba? Tama po, wala pong salitang renewal sa provision ng Constitution na yun. Basta hindi po siya open-ended, basta sinabi, not more than 50 years, period. Wala pong sinasabi na pwedeng i-renew, hindi po ba? Ang sinasabi po niya, the franchise shall not exceed a term of 50 years. Opo, yung basta wala pong nababasa doon na, let's say, subject to renewal, wala pong ganun. Basta period na po siya, not more than 50 years, period. Wala po, wala nakalagay na subject to renewal yun. Ngayon po, dahil sa wala namang na pagbabasihan na record sa Constitutional Commission na pinag-usapan man lang nila na naulinigan man lang natin na nakalagay, pwede ba natin i-renew ito? O kaya, ano kaya sa tingin natin? Gusto mo bang ilagay natin yung condition na pwede i-renew? Wala po tayong mababasa kasing nakalagay doon eh. ASEC, hindi po ba? Opo, opo. Eh, kung tutuusin talaga, talagang nasa wisdom na lamang po ng Congress, discretion niya po talaga, kunin i-renew niya po. At yun naman talaga ay nasa kapangyarihan naman ng Kongreso, nahatulang po, hindi po ba? Tama po yun, pwede i-deny ng Congress ang renewal. Opo. Hindi po pwede basehan ng deny ang na 50 years ang maximum term ng isang holder ng franchise. Eh, napapanood po namin eh. Yung paratang ng isa ay paulit-ulit na hindi binabago bagamat nagsasalita na awtoridad. Paniniwalaan ba natin yung kasama natin congressman who may not agree with the Department of Justice, with immigration officials, with Securities and Exchange Commission, ay yung citizenship issue hanggang ngayon, issue pa rin sa kanila. Eh, malinaw na malinaw po, dual citizen, hindi naman dininay ni Mr. Lopez. But Gabby Lopez is a natural-born Filipino. But my point is, why can't we accept the answers of the other side? Because we be branded as biased and we are already decided on the issue. But to clarify it, Mr. Chairman, I have my highest regard for you. You are an old friend. I've been a member of this committee for so long and you already are very familiar on how we have dealt with applications for franchises. Itong application na ito ay isinampa dito sa committee ninyo. Ang hinihingi ko lang, take better control of the proceedings as this is not a committee of one congressman or two congressmen or three or four. This is a committee of 305 members of Congress duly elected by the people. And the earlier we agree on this, sampa na ninyo sa plenaryo. Pagbotohanan natin, anyway, narinig na natin lahat ng argumento. Hanapin pa ninyo yung pagkukulang ni Cory, pagkukulang ni... Eh, makakapagbigay po ng malinaw na sagot yan, eh, ang Pangulong Cory. Under the Freedom Constitution, she was free to become a lawmaker and the chief executive. Alam ni Congressman Rizan, binanggit nga niya, we were under a revolutionary government at the time. We had a suspended constitution. We had a freedom constitution. So I don't know what they are looking for. Even if they are able to find any fault, eh, sasagutin lang po yan ng mga abogado ng Batikan eh. Wala na po yung taong nagkamali. Eh, sino po ang ating pag-uusahan yung tumanggap ng beneficyo? Palagay ko hindi po. Usahan natin ang ABS on the basis of their contribution to national development and, of course, the
protection of the rights of every citizen and public service all the time. Yung po ang nakikita ng marami sa ABS, kaya marami po tayong ipaliwanag pag dito nagkamali tayo ng ating pamamaraan. Nagdag lang ako, no? Atienza, simulat sa pool naman, ang ginagawa nating committees, binabalansi po lahat. Ngayon po, kung labas po, dating po sa inyo, ay one-sided. At tingin ko po, I beg to disagree, kasi tingin ko po, patas naman po, lahat po may chance magsalita. Sa tulad ng sinabi niyo, matagal na po kayo member ng committee ko. Lahat po, kahit nga po hindi member ng committee, hinahayaan ko po magsalita dahil gusto ko po lahat magkaroon ng chance na mailabas ang kanilang side. So dito naman sa committee na to, hindi rin po natin naman maisisisi kung Atienza, kung marami pong nagbibigay ng oras na iba natin mga kasamahan, kila kung Marcoleta, kila kung PD, o kung sino pa man. At hindi naman po yan na sa kanila lang marami nagbibigay ng oras, kay kung Rufus, marami rin po nagbibigay. So patas naman po ang ating pagpapatakbo ng ating hearings dito. Yan po ang amin talagang pinagsisikapan kung Atienza. So doon po sa inyong observation na one-sided, I take exception po kasi pinaghihirapan po talaga namin ni tong Jonathan na gawing patas po dito. So maraming salamat po kung Atienza, and doon po sa inyong reklamo po na kayo po ay lagi napapahuli sa listahan. Siguro po mas maganda niyan, mas kung meron kayo tatanong, mas maaga po kayo magpalista no, sa ganyan, malagay po kayo sa medyo taas. Maraming salamat po. Mike Defensor. Thank you, Chairman Chikoy Alvarez. Paalala lang po, maraming salamat Congressman Alvarez, maraming salamat Congressman Atienza. Paalala lang po sa ating makasama, sa ating po pagdidebate, no, we recognize the decorum of the committee. Now we conduct ourselves. Kung pwede po, wala po tayong referral to one another. We address the hearings and we conduct ourselves and we address the chairman, the presiding officer of the committee. Maganda po yung nomination nyo, Congressman Atienza. And I understand you, Commissioner Alvarez. Talaga po yung pagbabalansa ng nomi kong John Alvarado sa isang issue napaka-init. Eh talaga naman po napakahirap. Hindi lang po yung issue, mismo yung mga miyembro ng committee kung paano nyo ko ililinya kung sino yung magsasalita. Mr. Chair, may I ask a few questions from the representative of DOJ? Maaari po. Tingin mo na ng DOJ, ipaalala po natin sa lahat na kung po inyong nasubaybayan ng ating hearing, ay pinipilit po talaga nating maging patas ang ating hearing. Sa sobra po nating patas ay lahat ng sumobrang oras na kinumsumo ng mga nagtatanong ng antay sa prangkisa ng ABS-CBN, yung mga kontra po sa prangkisa ng ABS-CBN, ay binigay naman natin sa mga kampi sa prangkisa ng ABS-CBN. Sana po ay huling pagkakataon na pong masasabihan na hindi patas ang pagdinig na ito. Gayun din po ay parati pong kinakausap ng mga chairman ng joint committee nito, ang ating mga panauhin. Kung meron silang mga panaguhin na gustong sabihin sa chairman, ay tutunan na naman natin. Maaari na po kayo magpatuloy sa inyong pagtatanong, Congressman Marcoleta. Salamat po, Mr. Chair. Nakikinig pa po ba yung representative po ng DOJ? Nandito po po kayo, Honor. Salamat po. The first question po ay, is your office, the DOJ, competent to interpret any provision of the Constitution? Your Honor, whenever we render opinion for different government agencies, our opinion is always, the focal point of our opinion will always be the law and the Constitution. So yes, Your Honor, we are, this is one of our powers, Your Honor. You're saying that your office is competent to interpret the Constitution? Your Honor, we render opinions, but these opinions are not binding, unlike court decisions. They are merely persuasive. But you are limited to issuing opinions, is that correct? Yes, Your Honor. That is correct. It is humble doctrine that whatever opinion that you formulate in the DOJ is only tentative, it's preliminary, it's not conclusive, and it is not even binding to the court. Yeah, the more perfect word for us is persuasive. Dahil sa nahaharap po
kami sa usapin na ito, ang aplikasyon po ng renewal ng ABS-CBN, nakalatag po sa harapan namin ngayon. Kaya dinidinig po natin para sa ganun magkaroon ng kaukulang batayan po kung ito po ay i-renew o hindi. Ang naging position ko nga po, kung ako po yung tatanungin, kasi sa pagsusuri ko, eh ganito po yung aking nakikita. Kaya dahil sa ang Kongreso na mayroong prerogative na either i-renew niya o hindi, wala naman pong makapagsasabi na basta't nag-apply ka, automatic pong i-renew sapagkat hindi nga nakasulat. Tama po?